Hello mga ka-friendship! So today, interviewin naman natin ang dalawang vloggers sa Kabagay. So alamin natin para meron din tayong tips sa kanila kung paano mag-vlog. So ngayon po, alamin natin ang si Miss Len. Si Miss Len. Ang dalawang Kambal Kikay sa kapag-vlog nila. So paano ba nag-start yung idea ng pag-vlog? Sino yung may pasimuno? Actually ako, kasi mahilig akong sumayaw. That time, 2018 pa. Yes, sila. Oo. Pero ano, ang nangyari, nag-upload lang ako ng mga sayaw ko. Pero walang vlog sa parang ganito. Tapos ang nangyari, sabi niya, bakit daw hindi daw namin gawin yung parang ginagawa ng mga YouTubers? Oo. Tapos, yun, 2018 ng siguro February. February namin ginawa yung account, pero August kami nag-start na upload ng mga videos. So initially, ang pinaka-target niyo dun is to showcase yung fashion mo sa pagsasaya. Yes, so, so para at least may share mo rin yung mga, kung paano yung mga steps para din sa mga sayaw mo gusto mo. Okay, actually, ang ko kasi, yung ginagaya ko lang din sila. Parang challenge lang sa sarili ko. Oo, nakaya ko din sayawin yung sayaw nila. Ganun. And then, finish care ko lang. Hindi lang nga po lang purpose ko doon. Parang... For entertainment. Para at least. And to inspire na din yung mga katulad namin mga hands-on moms na na kahit na busy lang, sa bahay lang, ganyan. Pwede rin pa silang ibang gawin. So aside dun sa pagsasayaw, ano naman yung naisip mo idagdag na sa vlog mo? Actually, nung nakita ko kasi yung mga ibang YouTubers na may mga iba silang mga ginagawa, like nagpa-prank, ganyan. So naisip ko din na pwede rin namin gawin yun, parang idagdag din mo namin sa content. Sa content namin. Pero before yun, makeup ang ano niya. Ang isa sa mga ano niya na yung side na specialist ba? Sa makeup, ganun. Dinagdagan ko rin ng makeup. Mm-hmm. And then, eventually, nag-tanoon kami sa singing. Ganyan. Pero, ang nangyari kasi, noong 2018, ng December, na-monetize na kami. Actually, na-monetize so, na kami. So, dagdagan, wala nang one year. Oo, nakuha namin yung, na-achieve na namin yung requirements na 4,000 watch hours, tapos yung 1,000 subscribers. Kaya lang, ang nangyari, may isang in-upload siya na copyrighted pa na. Ang nangyari... So, paano nyo nalaman yun? Parang nabigyan siya ng notification from you? Oo. Yes, yes. Nung nag-ano siya ng... ni-review niya yung namin, yung account sa, namin. Sa YT. Sa Creator Studio, nakita ko doon na may na-copyright. Okay lang daw kasi yung copyright claim. Okay lang. Walang problema doon sa copyright claim. Pero pag na-copyright ka, copyright strike, yun talaga. Iiyaan na talaga. So it's a sort of parang copyright strike kayo? Nakawala strike kayo? No. Tatlong strike. So paano kapag yung na-remedy? Actually, hindi na namin ginawang, hindi na kami nag-effort na i-open ulit yung Kikay Kambal. Kasi yun yung unang namin yun ang unang account name namin, Kikay Kambal. Yun yung nagkaroon ng copyright problem. Yes, Kaya, umawa na lang kami ng bago. Kaya sa antayin pa namin yung sinasabi ka na at least mga 3 months na yan. Pwede pa nila antay pa kami. So, ang ginawa namin, 2019, February ulit. Nag-create. Yes. Kami ng bago. So, totally yung Kambal Kikay. Yes, tapos iniwasan na namin yung copyright at strike. Bigyan naman natin ng tips yung mga vloggers natin na paano ba na nila malalaman na ito palang ina-upload nila is copyrighted para at least medyo maiwasan naman nila. Ano ba yung sample ng na-i-upload nyo na copyrighted? Actually, yung mga mag-re-upload ba ng mga videos like yung mga title ko yan, kahit paggawa niya na parang reaction video, yung iwasan mo yun kasi may chance talaga na makaka-copyright ka kasi hindi naman sa'yo yung... Hindi original content. Yes, original content. And then yung mga
sa BBB. How about mga music ganyan? Sa music, magka-copyright claim ka lang. Kumbaga sa... Kumari, kinanta mo yung isang kanta. Lagay yun. Kung hindi siya... Kung cover may, mo. Kung cover mo, hindi ka magka-copyright claim. So, mamomonetize pa rin yun. Okay. Unlike pagka... copyright strike kasi yun, yun talaga ang hindi pwede mabigyan. Ayan ang mabigyan. So, yun. Yung mga copyrighted na music. Kasi like sa amin ngayon, na-monetize na kami, pero yung sa mga dance kasi namin, hindi siya na-monetize since license kasi dance yung music na nagamit. Ah, yung ginamit yung music? Yes. So, dapat ba yung gamit niya din yung music is sariling gawa? Parang gano'n na? No, not necessarily. Yung latest na namin, yung manok na pula, tinry ko naman siya, pero ang nakalagay dun sa description ko, ay sa title pala, dance fitness yung nilagay ko, pumasok naman. Monetize naman. Or possible din ba pag ginalit mo siya, eh, ika-credit mo nila ni Paul? I know. Kahit i-credit mo pa yung kapag license talaga. Hindi pwede. Hindi ka mag-monetize. So, paano yun naman nag-grow yung, yung subscribers niya? From zero, from scratch to thousands. Ang dami rin namin experiences dyan. Nag-umpisa kami na mag-engage sa community. Like, yung pupunta ka sa isang subscriber din, na hingi ka sa kanya ng support. Pero huwag mong gagamitin yung sub-to-sub na words. Na sa yes, okay. Bawal na bawal kay YouTube kasi yun. So, ang gagawin mo, magko-comment ka dun sa video nila. And then, pwede mo rin sabihin na pagkasimpa yung bahay, pakibalik, ganun. Iwan ako ng merienda sa bahay mo, pakidalan din, pakibalik din sa amin. Yung parang yung gano'n. Hindi nagkakaintindihan kayo. So yung word na subs pala is bawal. Yes. So pwedeng matanggal ka. Yes, pwede rin. Possible, especially pag marami na gano'n na salita. Yes. So para mas mapabilis nyo yung pagdami ng subscribers, how often ba yung pag-upload mo dapat ng mga content? I mean, in a weekly basis, sample na lang yan. Weekly talaga. Sa week sa isang one week kailangan at least two videos yung videos. I-upload mo. Gaano siya katagal yung duration? Ilang minutes? Okay lang at least three or more minutes. So yun yung isang waiting. And how about dun sa mga pagdadagdag ng mga lista? For example, nauna ka sa makeup, singing, dancing, and then makeup. And then, ano pa yung other topic na parang sinasama niya dun sa... DIYs. Pero, so far, itong bagong account namin, hindi ko pa siya nagawa ng DIY. Pero last, yung sa, last year yung sa Kikay Kambal, nag-try ako mag-DIY. Nag-share ako ng mga DIYs. Okay naman. Pero hindi ganun ka, hindi ganun ka karami ang paraga. Unless yung subscribers mo mahilig sa DIY. Kailan nyo naman nalaman na pwede nyo na i-monetize yung content sa YouTube? Congratulations, ganyan. So yung minimum mo, para at least aware din yung mga gustong mag-vlog na kailan mag-start yung monetization? Ilang subscribers ba dapat? Ilang watch hours ba dapat para makapag-start yung monetization? Ang requirement kasi ni YouTube, basta meron ka ng 1,000 na subscribers and then ma-reach mo yung 4,000 watch hour time. Okay. So, yun. Pwede ka na niyang monetize. So, kailangan ba pag na-reach mo yung 4,000 watch hours? Every month ba kailangan yung 4,000 watch hours ka para na yung monetization? Hindi, hindi na. Basta na-reach mo na yun, kahit na yun. Kahit anong upload mo. Nagiging continuous na yung monetization. Yes. Basta yung content na ng video na in-upload mo, hindi siya copyrighted. Walang copyright claim. Walang it's not copyright. Kasi yung
pag copyright claim, okay lang. Pero hindi rin kasi mamomonetize ka na pag copyright claim. Ang isa pang tanong natin is, di ba na kukuha nyo na yung 4,000 hours and then start na. Kapag hindi ka ba nag-upload within a month or within a week, is it possible na ma-downgrade ka? Oh, yeah. Yung estimated videos mo, estimated views mo pa na, ano siya, gumagod. Yes, so nag-decline siya. So, avoid mo, ilang month, or in 2 weeks time na, talagang, aalis yung mga subscribers mo. Kasi so, wala dapat talaga sa isang linggo, meron ka na agad yes. Content talaga, at least 2 content. Yes, yes. O kahit isa man lang, kahit hirap ka kahit sa weekly talaga. Basta weekly. So, ibig sabihin kung once a month ka lang nag-create ng content, wala yun. Medyo, magaan yung mga subscribers. So, kahit na na-reach mo na yung minimum dapat, possible na mawalan ka dun sa line na yes, hindi yes. ka na makakapag- Lalo na sa YouTube, marami. Subscribers nila, ganyan. So, kung ikaw na katulad din namin na small-time YouTubers lang, ang tawag dito, kailangan regular yung post-upload. So, yan ka-friendship ha. Consistency is number one. Yes. At saka, syempre, mahalaga pa rin yung pinaka-niche mo tulad sa kanila sa dancing, sa kanyang makeup, and then other topics na pwede nilang ma-share na meron talaga silang kaalaman dun para makatulong din sa ating mga viewers. Tapos, last na word na lang natin, any advice from the aspiring vloggers para makatulong sa kanila? Maslin? Ano yung pinaka-advice nyo sa mga gustong mag-start ng vlog nila and magkakaroon sila ng monetization? Sa akin, ang maling advice ko lang sa kanila is maging creative. Kasi, syempre, mga natin ngayon, mga viewers natin, diba? Gusto nyo. Tsaka yung parang entertaining. Yes. Yung isang ano natin. Yun yung parang mas nagubo, no? Oo. Tsaka yung mga sa Zumba. Yan. Ang daming, sa maraming mga healthy pa. Yes. Oo. Sa Zumba. Yan. Ang kasi dapat sana yung steps mo. Is mo. Is kung gagayahin mo lang. Hindi rin siya ganag-gagayahin. Hindi sana. Sa akin naman, sa pag-YouTube kasi, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. And then, maging consistent ka sa paggawa ng mga videos. At least, mag-upload ka ng at least 2 videos a week. And then, maging gaya na sabi ni Kambal Kikay din, maging creative ka sa upload mo. And yun, wag lang yung puro monetization lang yung habulin mo yun sa pag-vlog. Kumbaga, dapat i-enjoy mo yung ginagawa mo. And then, second na lang yan yung monetization. Sino ba naman ang hindi gusto na magkaroon ka din ng extra, diba? Na parang kabayaran dun sa pagod mo din, di ba? Sino ba naman ang ayaw dun? So, yun po. So, yun nga, para yung ma-inspire din yung mga ibang small youth. Yes. Din namin na, yun, na kahit pala taong bahay ka lang, pwede ka rin yung pwede ka rin mukha ng mga videos na yun, na makaka-inspire. At saka may enjoy mo din. Ayan, itong friendship, madami tayong natutunan sa vloggers natin, Kambal Kikay, si Miss Lee and Miss Len. So, recap lang natin. Siyempre, unang-una, maganda na ine-enjoy mo, gusto mo yung ginagawa mo. Sineshare mo kung ano yung talent mo tulad ng ginagawa nila, yung talent sa pagsasayaw, saka sa makeup, at saka iba pang talent. And then, number 2, siyempre, yung creativity mo na sarili mong content. And of course, pinaka-bonus na lang natin yung monetization. And then, mahalaga din dyan na magiging consistent ka dun sa pag-upload mo ng mga content. Ano pa yung pinaka-importante sa lahat na after dun sa mga ginagawa natin na syempre yung consistency, yung pinaka-creativity mo na sineshare mo kung ano yung talent mo and passion mo. And then, creativity na original yung mga content mo. And then, last na lang natin yung bonus na lang natin yung pinaka-monetization. At ang pinakamahalaga ay
prayers. So, para sa akin, ang dami kasi namin ng pagdaanan dito sa pag-vlog namin. And it really pays talaga to pray. Kasi kung hindi din lagi kay God, hindi rin naman natin ma-achieve lahat kung ano meron tayo. So, wag po natin kalilimutan, pinakamahalaga pa rin is lahat ng mga bagay na ginagawa natin is binibigay muna natin yung asking help from God. And syempre, nilipo pa rin natin lahat sa Kanya ng mga ginagawa natin. Lahat pa rin to is para sa pagpupuri natin sa Kanya. So, bye for now at sana marami kayong natutunan. So, feel free to like, comment, and share itong video namin interview para marami pa tayong matulungan din ng mga vloggers. Bye! Bye! Bye.